Good morning po sa inyo lahat mga idol, mga tropa. Welcome back po ulit para sa ating panibagong video ngayong araw na ito. Honda mga idol, XRM110. Dinala po sa atin, hindi po umandar. Well, ito pong kanyang motor ay tinambay niya po ng ilang araw sa kanila tapos hindi na po umandar. Kinalikot niya po yung mga cover dito mga idol. Kung mapansin nyo, bago po yung mga cover niya, hindi niya po alam kung may nabanat pong wire or something. Sabi ni Idol, kaya dinala niya po sa atin kasi ayaw po talagang umandar. Kahit anong sipa niya, ayaw talagang umandar. Well, sa pagganitong mga sitwasyon mga tropa, hindi umandar, ano nga ba yung gagawin natin dito? So step by step, papakita ko sa inyo kung ano una niyong gagawin kapag may ganito klaseng sitwasyon. So tara, umpisahan na natin to. So yung mga idol, no, at tinanggal na po natin yung kanyang cover. Ayan, tinanggalan natin dyan para may access po tayo at may pakita ko sa inyo ng step by step kung ano yung gagawin natin. Ayan, no, wala na pong cover mga idol. Dito, ayan, na part na yan. Syempre dito, tinanggal na rin natin. Baka mayroong pong problema dyan. Ayan, binaklas na natin para may access tayo kagad. Alright, so ano nga ba yung unang gagawin natin dito sa motor na ito? Ito nga pala motor mga idol ay 2 months mahigit na pong natambay at hindi po umandar kasi hinantay po ni tropa na dumating po yung mga cover ng kanya motor na in-order online bago po ito gamitin. Yan, so paandarin muna natin. So ayan mga idol, no, tignan po natin muna dito sa part ng kanyang kuryente. Kung may kuryente pong lumalabas dito. Ayan. Kasi pag walang kuryente lumalabas dito, check po natin yung kanyang CDI o yung kanyang ignition switch. No? Nakasusi na po yan mga idol, naka-on na po sa kanyang ignition switch. Tingnan natin kung may lumalabas na kuryente dito po sa kanyang tension wire. Ayan. Saan ba? Dito na lang. Para mas makikita nyo mga idol. Yun. Ano po rin na nga? Yun, meron naman mga idol, no? Yun, may nakikita ko, so sana nakikita nyo rin. Yun, next naman natin mga idol na titignan at i-check yung kanyang spark plug, no? Okay na po yung kanyang kuryente, may lumalabas pong kuryente dito sa tension wire. Ngayon naman, titignan naman natin yung kanyang spark plug kung naglalabas po ito ng kuryente mga idol. Yan, no? So tanggalin muna natin. So ayun mga katropa, may napansin po ako dito kanyang, sa kanyang spark plug, nakadikit po yun, no? Nagdidikit na po yung part na ito dito ng kanyang spark plug. Dapat meron po yung clearance mga idol. Ayan, so lalagyan po natin ang clearance kasi masyadong nagdidikit na sila. Ayan, close to each other na sila. Ayan, no? Okay na, then ibalik natin at tignan natin kung maglalabas na po ito ng kuryente. Ayan, okay. So sana makita nyo mga idol, no? Ayan, saan ba? Paano ko mapakita to na maayos? Alright, so ganito siguro. So sana makita nyo siya. Ayan, try natin. Yun, meron. So yun, meron po mga idol. Napasensya na kung hindi po makita sa ating camera kasi medyo malayo po yung kuha mga idol, no? Dito po, sa part na ito, naglalabas na po siya ng kuryente. Alright, so balik muna natin para matry natin kung a-under na nga ba. Kung makakapa-under pa ito. Pero mga idol, sa kuryente na yun nakita ko kanina, sa lakas ng kuryente na yon, kaya pa niyang pa-underin yung motor na ito. Ayan, so may kuryente yung tension wire, may kuryente na po sa spark plug, try natin ibalik. Ayan. Yung kanyang spark plug cover, di ko muna ibabalik mga idol, no? So ay mga idol, ayaw talaga umandar. Ngayon naman, check naman natin yung kanyang carburetor. Ayan. So sa pagpapandar ng motor mga tropa, kaya mahalagang ano, dapat goods po yung tatlong to. Yung kanyang compression, kuryente, at itong kanyang gasolina or yung gas. So check natin dito, wala. No, hindi man lang nabasa yung kamay ko. Check natin, wala din. No, ayaw talagang umandar. Ayan, double check natin na maayos yung kanyang carburetor. Yun.
So wala, hindi po mapaandar. Yan. At wala talagang oil, gasolina na nababasa po sa part ng aking kamay. Yan, so tatanggalin natin yung kanyang carburetor na yan para makita natin yung problema sa loob. So yun, walang gasolina. Confirm, walang pumapasok na gasolina dito po sa kanyang carburetor. Kaya ayaw mag-start ng idle na kanyang motor. Yan. So lilinisan natin itong kanyang carburetor kasi malamang sa malamang. Eh dito po sa passage po ng gasolina ay nabaraan po itong mga idle. Ayan, so magagamit po tayo dito ng pambuga. Or kung wala kayong pambuga, manumanuhin yung ihipan sa butas na yung mga idle. Pero kung mayroon po kayong compressor, mas maganda. Mas madali yung buhay. Ayan. So, tatanggalin muna natin din ang floater kasi dito po sa part na ito, dito po dumadaan yung gasolina, ay doon po nagkaroon ng problema. Barado. Ayan, tanggalin muna natin to. At bubugahan po natin ng hangin. Papalabasin natin kung anong mga masamang elemento yung pumasok dyan. Ayan o. Paang nagsilabasan mga idol. Kita nyo ba yung puti na yon? Ayan yung sumama po sa hangin. Yun, so linisin na rin natin yan mga idol. Yan, so lahat po ng mga dumi-dumi na nasa carburetor na to, isabay na rin natin pong linisin. Tapos itong part to, yung kanyang airjet, lilinisin din natin to. Mahalagang nililinis yung ating airjet mga idol. Yan, para hindi po mamalya po yung andar. Okay, bugahan na yung mga dapat bugahan dyan mga idol. Dito po sa part na kanyang airjet, linisin natin yan. Ayan, bubugahan natin yan. May mga butas-butas po yan dyan na maliliit. Make it sure na wala po mga barado po yung mga butas ng inyong airjet. Ayan, bago natin yan ibalik. Okay, then bugahan na natin ang hangin. Nakakatropa itong mga part na ito rito. Okay, ayan. Ayan, sabay natin po linisin yung mga yan para naman medyo matuwa sa ating customer. Medyo lang eh, no? Alright. So, yun. Nalinis na po natin at ibalik na po natin sa lahat o sa ayos yung mga naandito para masubukan na po natin, mapaandar na po natin yung motor ni Tropa. Ayan, baka mamaya may iba pong problema para ma-detect po natin. Okay, so sa ngayon, ikabit muna natin to, buuhin muna natin to para matapos na tayo dito. At so ayun, bago natin ibalik mga katropa ay try muna natin kung may pumapasok ng gasolina dito sa kanyang carburetor. Madali lang yun malaman mga idol kahit hindi mo nabuksan po yung sa baba. Ituad mo lang ayan o. Diba? Ibig sabihin may pumapasok na pong gasolina sa kanyang carburetor. Kaya ibalik na natin to para mapaandar. So ayun mga idol, ito yung tsorya ko kung bakit hindi ito umandar o bakit walang pumapasok na gasolina sa kanyang carburetor. Kaya naisip nila ni nila sir na may problema yung motor kaya hindi umandar, no? Na baka malaki yung sira kaya ayaw umandar. Ito lang po yung problema po dyan na yan, no? Kung napapansin nyo po yung kanyang hose, no? Naiipit po siya, no? Tinutulak po siya nitong nilagay nila. Ayan. Kaya ito siguro yung problema kung bakit ay pumasok ng gasolina dito sa kanyang carburetor. Tapos nalagyan pa po ng dumi sa passage po ng sa airflow po ng kanyang dinadaanan po ng gasolina dito po sa part na ito nagkaroon po, no?
dahil na rin po sa hindi po mapasok ng maayos yung gasolina. So yun lang po yung problema nito, kaya natambay yung kanya motor ng ilang months. So ayusin natin ito, mga idol. Ayan o, tutupi talaga eh, di ba? Iganyan mo sa baba, ayan sa baba, iganyan mo sa taas, double kill naman, dalawa pa yung tupi. So ayusin natin ito, babawasan natin. So ayan mga idol, diretso na po eh, no? Natanggal na po natin yung pagka-bend. No? Dito po nag-umpisa yung problema nung naglagay sila ng filter na ito, no? Hindi nila napansin na nakabaluktot po yung hose. Ano ba yun? So, nagbukas po tayo ng kaputol po, no? So, yan na, hindi siya nabibend. Kaya hindi na ito magkakaproblema, no? Tayin mo natin, sapa. Ya, itak mga buhay nila. Yan. So, okay na po yung motor na yan. Ako rin po yung binaklas mga idol, kasi pinapacheck din po ng ating katropa o ng may-ari yung kanya wiring. No? Check daw natin kung may problema yung wiring. Check, may ilaw naman. High-low. Ayaw mag-high-low mga idol. Ayaw mag-ship, pero may ilaw. Signal. Walang signal, matigas na. Wala na, sira na to. Sira na mga idol. Yun, so, magpapalit si tropa na ito. Sabihan ko muna siya kung ano yung mga dapat palitan sa motor niya. Ayan, wala na. O, sira na to mga idol. Palitan ng Honeywell switch. Tapos dito, kasi papaganahin daw po niya yung starter mga idol. Kung mapansin nyo naman kasi, no, bago po yung regulator, bago po yung ganyan mga cover, bagong bili lang to mga idol, bago po yung upuan. Tsawali yung mga cover po doon mga idol, kung napansin nyo nasa ibawa ng green na plastic. Mga bago po talaga yung mga cover niya. Yung wiring, kaya tinanggal ko rin po yan kasi papacheck niya nga sa atin at papawiringan. So inuna ko muna kung paano yung gagawin natin. Pag mayroong ganitong klaseng motor nga na-stack na nga po, no? Sobra mahigit po, isa o dalawang buwan siguro ito, sabi niya, na natambay. Ayan, may driving light din dito. Check na natin lang yan mamaya, alright? So, ganito lang muna yung video natin mga katropa. Sana may nakuha yung tips at kalaman kung ano yung gagawin natin pag may mga ganitong klaseng stack na motor, no? Inuulit ko, check natin yung kuryente, goods po yung kuryente. Tapos, tinignan natin yung carburetor, walang lumalabas na gasolina at yung kagad yung nilinis natin. So, yun naman, na-confirm natin, nasa carburetor po yung problema, kaya hindi umandar yung motor ng ating katropa. Ayan. Alright, so dito naman tayo. Peace out muna. Bye-bye!